Ang seaside town ng Al-Barka sa island province ng Basilan ay isang tahimik na malayong komunidad. Ito ay isang 6-class munisipalidad na may populasyon lamang na mahigit 26,000 tao noong 2007. Ang hitsura ng lugar ay di mo aakalain na napakatahimik, pero maraming puno pala ang dumanak sa bayan na ito. Marami sa mga sundalo na nakapaglaban sa mga rebeldeng Moro noong October 18, 2011 sa Al-Barka, Basilan ay mga baguhan sa naturang bayan at hindi sila pamilyar sa terrain ng lugar. Nagkataon lang na ang unit ng mga sundalo ay pandagdag pwersa sa oras na iyon. 20 sa 41 sundalong ipinadala sa Al-Barka ay mga estranghero sa lugar na idineploy mula sa kanilang scuba diving training program. Ang sagupaan ay nagresulta sa pagkamatay ng 19 na sundalo at 6 naman dirigmang Moro. Kabilang sa mga nasawing sundalo ay hindi pa nakatalaga o nakakaapak sa Al-Barka noon. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang misyon ng mga miyembro ng Special Forces ay tugisin ang pinuno ng mga rebelde na sangkot sa pagputol at pagputol sa ulo ng mga sundalong marine na kanilang nakasagupa sa Al-Barka noong 2007. Inaresto ang commander ng mga rebelde pagkatapos ng pagputol sa ulo ng mga marines na kanilang naka-engkuwentro noon. Ngunit nakatakas siya sa Basilan Provincial Jail kasama ang mahigit 24 iba pang mga preso noong December 2009. 4 na team sa ilalim ng 4th Special Forces Battalion ang idineploy sa Barangay Tambog sa bayan ng Al-Barka para magsagawa ng strike and withdraw operation. Lunes ng gabi, umalis ang mga sundalo sa bayan ng Lamitan. Sinuong nila ang dilim para sa isang misyon na target ang 2 commander ng mga rebelde. Ang mga sundalo ay magkikipagkita sana sa isa pang team, ang 13th Special Forces Company, para magabayan sila sa lugar. Mag-aalas 5 na ng madaling araw nang makarating ang tropa sa target area. Pagsapit ng alas 6 ng umaga ay nakapasok na sila sa mga kabahayan. Pagdating nila doon ay nagtaka sila dahil wala namang tao sa lugar. Walang ingay, walang ilaw at wala silang naririnig. Napakatahimik ang lugar at tanging ang nakikita lamang ay ang mga gumagalang manok sa paligid. Nagpatuloy ang kilos ng mga sundalo hanggang sa marating nila ang isang mataong lugar. Nang makalagpas na ang pinakahuling sundalo sa kanilang grupo, ay biglang bumasag sa katahimikan ang 4 na putok ng baril na tila warning shot. Maya-maya pa ay sunod-sunod na pinapasukan na ang mga sundalo na nasa huli nila. Sa pangyayari na iyon ay agad nagsidapa ng mga sundalo. Habang nagpapatuloy ang mga putok ng mga baril, nag-observe sila ng 1 minuto at pagkatapos nun ay tinakbo ng mga ibang sundalo ang high ground para doon sila pumuwesto. Pero paakyat pa lamang sila ay may nakabang na palang mga kalaban. Hindi na nila naakyat ang lugar kaya't kanya-kanya na silang pumuwesto sa ibaba at nagkiwahiwalay para di sila matamaan habang pinapaputukan sila ng mga kalaban mula sa iba't ibang direksyon. Unang natamaan ang mga opisyal na sina First Lieutenant Colt Alciao at sinundan ni First Lieutenant Vladimir Manina at di na nagtagal na matay din sila. Ang radio man ay nakatawag pa ng reinforcement bago ito natamaan at namatay din. Habang tumatagal at umiinit ang bakbakan ay maraming nakamotor na dumadating. Maraming reinforcement ang mga kalaban. Pinalibutan nila ang mga sundalo hanggang sa wala na silang malalabasan. Marami na ang namatay sa panik ng mga sundalo. Isa-isa silang natumba. Ang mga iba ay gumapang para iligtas ang kanilang sarili at ang ibang sundalo naman na kahit may mga tama na ay pilit pa rin lumalaban. Dumating ang reinforcement ng mga sundalo bandang alas 9 ng umaga habang nasa kainitan ng bakbakan. Ang mga sugatan ay pilit umaatras at iniligtas ng kanilang mga kasamahan sa lugar ng engkuwentro.
lamang sa dami at lakas ng armas ang mga rebelde laban sa mga sundalo habang patuloy na nagsisilatingan ang kanilang mga reinforcement. Ang mga sundalo ay nauubusan na ng bala sa kanilang mga magasin at kailangan nilang maglagay ng bala sa kanilang magasin para patuloy pa rin silang makaganti ng putok. Samantala, ang mga rebelde ay patuloy naman na umaabante para tapusin sila. Pero ang mga sundalo ay matapang na lumaban hanggang sa kanilang huling bala. Ang mainit na labanan ay tumagal ng 9 na oras mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon hanggang sa naitaboy nila ang mga rebelde. Nang tumigil ang putukan, 12 sundalo ang patay. Ang iba ay tinaga. Kabilang sa mga namatay, ang 3 junior officers. 12 iba pang sundalo ang nasugatan. Isa sa kanila ay namatay sa isang ospital habang ginagamot. At 10 pa ang unang idiniklara na missing in action. Ngunit natagpuan din na buhay. Pero ang 6 na nawawalang sundalo ay natagpo ang patay. At may mga tama ng bala at nagtamo ng malalaking sugat. Sa panig naman ng mga rebelde, ay 6 ang nasawi. Sa pagkamatay na iyon ng mga sundalo, ay nagluksa ang buong sandatang lakas ng Pilipinas at inilagay sa half-mast ang lahat ng watawat sa bawat kampo militar bilang pagpupugay at pagdadalamhati. Ang engkuwentro na nangyari sa Al-Barka ay naging mainit na isyu na humantong sa isang malalim na imbestigasyon sa Senado. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.